Hi guys, this is the first day of our trip going to Armenia. So right now we're at the Abu Dhabi airport. Our flight was at 6 a.m. so we were there 4 hours before our flight. Hindi naman ganun kahaba yung pila and hindi naman ganun katagal yung process, but since it's our first time to go to a different country aside from the Philippines, nag-decide kaming pumunta ng mas maaga. So, eto na tayo! Kaya pa, friends! During our check-ins, they asked us for our passports and our Emirates ID. They even asked us kung saan kami magsistay and kung kailan kami babalik ng Abu Dhabi. So, just a little tip, wala masyadong kainan sa loob ng bagong Abu Dhabi airport. So, much better if magdala kayo ng mga crackers if madali kayong magutom. So, right now, we're just looking for some place to eat and we're gladly to find a McDonald's inside. Wow, sleeping. Wow, nuwari ang magagandang matulog. Iso-zoom ko yan pag nakanganga na kayo. Ayun, pagkatapos namin kumain, dumiretso kami kaagad sa gate kung saan kami magpo-board. And buti na lang merong comfortable space para makapagpahinga kami habang nag-iintay. Actually, bawal pa pala kami mag-stay dyan sa loob. Pero since nakakita kami ng mga ibang taong pumapasok na sa loob, pumasok na din kami. Pero bago sila magpo-board, pinaalis nila kami dyan para pumila sa labas. Kaya pa. Happy birthday to you. Sabog na birthday. And dito na, magbo-board na kami. Hindi ganun karami yung tao. So smooth lang yung pagbo-board namin that time. So, habang nasa flight tayo, let me discuss how much we spent on our tickets and on our baggage allowances. For our tickets, we booked through Fast Track Agency. Per person, it's 420 each with 7kg hand carry and round trip ticket. And since we know na pupunta kami sa malamig na weather, we decided to add additional 10kg. And that costs 410 dirhams. So total for me and my partner, it's 1,450 dirhams. That's with round trip ticket and also with 10kg additional bag. We decided not to avail their package with accommodation and tour kasi mas nakakita kami ng mas mura online and mas gusto namin comfortable kami sa bahay na pagsistayan namin na kami lang apat. Ayan na, nandito na tayo. Sobrang puti ng nakikita namin and sobrang excited kaming makalabas nito sa airplane. The kid in my heart was screaming at that time because it was currently snowing nung dumating kami. Visa on arrival sila, so pagpasok nyo sa airport nila, meron lang silang papapirmahan sa inyong mga papers like kung saan kayo magsistay and after nun magpabayad na lang kayo ng visa. After that, may mga naka-line up ng mga telecommunications dyan for the SIM card, so we choose this Telecom.
We bought 2 SIM cards since they've told us na dalawang tao lang ang pwedeng makagamit ng SIM cards. Yun na yung aking intro sa aking YouTube. Make sure to download Yandex Go kasi ito yung Uber or Karim nila dito. It's also cheaper pag ito yung app na ginamit nyo instead na sasakay kayo sa taxi sa labas. Ayun na, nakikita nyo ba yung malaking boteng yon? Yun yung matagal ko nang iniintay kasi lagi sa akin sinasabi ni Grace na pag nakita mo na yung boteng yon, andyan ka na sa Yerevan, Armenia. On the way na kami sa accommodation namin, yung napili naming accommodation, we tried our best na hindi ganung kalayo sa city para makapag-roam around kami on our own. Habang nagbe-video ako niyan, gusto ko lang sana i-savor yung memories, but at the same time, I wanna keep taking videos para meron akong physical remembrance sa first travel ko or sa mga susunod ko pa. Ito yung mga time or moments na naiisip ko na life is really short. Ever since my mom died, I just really want to enjoy life as it is. Alam ko na marami nag-worry kung saan kukunin ang pera before or after traveling. Pero lagi ko sinasabi sa sarili ko, basta madiskarte ka at alam mo kung paano kumita ng pera, babalik at babalik yan sa'yo. Unlike pag ang oras at panahon ang nasayang, mahirap na ibalik. Anyway, tama na sa drama. So, nandito na kami kung saan yung accommodation namin. Hindi ko na videohan or na picturean during that time yung accommodation namin, but it was Yerevan Kochar 14. We came early before our check-in time, so we decided to roam around and look for something to eat. Looking for a restaurant. Yung place niya, sobrang scattered yung mga buildings. One. Pero alam mong wala ka sa Pilipinas or wala ka sa UAE. Ibang-iba yung lugar niya, yung ambience niya. And habang nag-edit ako or nag-voiceover ako, sobrang namimiss ko yung lamig, yung snow, yung bumubuga sa bibig ko at saka sa ilong ko every time na nagsasalita ako. As you can see, nagsusnow during that time. So, feeling blessed lang kami kasi minsan nga, our friends na nakapag-travel na sa Armenia, minsan nasasabi nila sa amin na nagpunta sila doon during snow pero hindi siya nagsusnow or nag-rain ng snow. So, feeling blessed kasi pakiramdam namin wini-welcome kami ni Lord in this country. Can you see the other people passing by? Grabe, parang normal lang sa kanila. Kami full-on gear na, merong gloves, may scarf, may bonnet, pero sa kanila parang normal lang. Ayan, after 10 to 15 minutes of walking, nakahanap kami ng parang isang malaking mall. So as you can see, meron ngang Carrefour Market doon. So nag-figure out lang kami kung paano tumawid sa kabila kasi wala kaming makitang tawiran.
naglakad pa kami ng konti and doon we found out na meron palang underground na tawiran. Ito na, nakapasok na kami sa mall. Sobrang sarap sa feeling nung nakapasok sa mall kasi may heater nga dun sa loob ng mall. And ayan, dumiretso kagad kami sa food court nila. Maraming options, may mga Japanese food, may mga Lebanese food. But what I was really trying to find is their authentic food and sadly, they don't have it there. So I ended up having noodles and some of their sausages. It was okay. Hindi siya ganun mind-blowing, but we were really hungry at that time. So for me, everything was just okay. After namin kumain, pumunta lang kami ng Carrefour para bumili ng necessities like tissues and water. And ayan na, nakapasok na rin kami at last sa room namin. So this apartment is composed of 2 bedrooms, a fully equipped kitchen, and 1 bathroom. It also has 2 balconies, so one in the master's bedroom and one in the living room. So as you can see, very spacious nung bathroom and you can also use their washing machine. Isa lang ang problema ko dito and yun yung wala silang bidet. So gumawa na lang kami ng sarili naming tabo kasi wala rin kaming mabilan nun. This is the master's bedroom. Meron na rin siyang attached cabinet that of course you can use as well. So dyan yung balcony. Pag inopen mo yan, wala siyang harang. So mahuhulog ka if lasing ka or hindi ka aware. Meron siyang AC pero hindi tino-turn on since malamig na nga yung weather. So tuwing gabi, sobrang tahimik kasi wala man lang fan. Kaya ang ginagawa ko, nagpe-play na lang ako ng movies para makatulog ako. I'm gonna enter! Ito yung second bedroom. So our accommodation is 1.2 kilometer from Republic Square and 2.3 kilometer from Armenian Opera and Ballet Theater. These are just some popular points of interest near our apartment. That's our view for 5 days. Ito na yung after namin magpahinga. We just took a nap for like 2 to 3 hours or 1 to 2 hours. And then ngayon, nagko-coffee na lang kami. And we try their breads na binili nila Ate Lori and Ate Jari from the bakery near our apartment. After that, we decided to go out again kasi hindi kasama sa tour namin ang city tour. Kaya nag-decide kami pumunta sa Republic Square. During nung paglalakad namin, hindi siya nakakapagod. Maybe because of the weather as well or maybe because of the people that I was with. Pero sobrang na-enjoy ko talagang maglakad in a different country or place. After 25 to 30 minutes of walking, nandito na kami sa Republic Square. Can you see that tall building? Mm-hmm.
Sobrang ganda ng architecture ng building na to. If you guys know me, I used to study architecture. So until now talaga, every time na nakakakita ako ng magagandang building, I still recognize little things like yung mga arcs ng mga building. Sobrang na-appreciate ko pa rin. Us just being tourists. Ay, Seman. Ting. Pinagtitingin na tayo. Ganda yan, no? Dapat doon. Nakalimutan ko kung anong street ang tawag dito, pero malapit lang din to sa Republic Square. Parang nakabisado na nga namin yung pagpunta dito at pag-uwi sa bahay kasi ilang beses namin to nadaanan nung naghahanap kami ng pagkain. And ito na yung nahanap namin na pagkain. Nakakita kasi kami ng pork ribs dun sa menu nila. Although ang hinahanap talaga ng friends namin ay rice, pero sobrang dalang talaga dito na makakita ka ng food na may rice. Mostly bread. Yun nga, like chicken shawarma or yung food nila talaga na lavash. Alam mo yung hindi ma-explain? Kaya hindi ko na-explain. Sumasabog sa bibig. Sumasabog sa bibig. Kumailig ka sa gulay, masarap siya. Ibang-iba siya dun sa atin. Sobrang nasarapan ako dito sa shawarma na to. Tulad nga ng sabi ko dun sa video, ibang-iba siya sa UAE or Arabic shawarma.
Titikman ko na ba, guys? Kasi di ba kinamay lang ni ate? Soup. Yun yung ano, recommended niya. Thank you. It's got it. Dami pa naman. Give me one more set. Baka kala niya totoong galit ko. Sabi ko sa'yo, huwag akong tatanungin mo when it comes to food kasi sa akin. Okay. Kasi yung taste ko, kahit saan mo ko dalhin. Huwag lang yung katulad yung kanina, yung mamoy niya, maano. Hindi pa tayo yung gamit. Diba, paano kakainin to? Buo, itong buo. Hoy, kumatalusok siya. Ang gabi na. Oo, yung soup. Mmm. Mm-hmm. Can we have more this tomorrow? Yung loob na to. Hindi siya normal na dumpling kasi baka hindi rin niya magustuhan kasi matapak yung yung nilalagay natin sa isang pasta yung e-chives, yung isa pang green. Parang parsley, parang ganun yung lasa niya. Sobra kaming nabusog dito sa food na to. Pero of course, meron pa rin space para sa dessert. Actually, nagpunta lang talaga kami dito because we were looking for a cake because it was Grace's birthday on that day. Pero syempre, kahit gaano kalamig ang panahon dito, we still decided to have ice cream. And it was a treat! Who can say no pag libre, diba? Biscocho? Thank you. Thank you. Boy. Tayo yung manginginig. Huh?
This day is almost over. Pero bago kami umuwi, pumunta muna kami sa isang maliit na store para magtingin ng drinks. Kasi birthday nga ni Grace, that's why we wanted to celebrate a bit. Although, bawal kaming maglasing kasi maaga pa kami niyan kinabukasan. So that's about it. I hope you enjoyed our first day in Armenia. I'm gonna leave you guys with our view from that night. Thank you guys! See you on our day 2!